Tipid ng initian ni Divina ang bagong kasambahay na dala ng kanyang biyanan, si Osang. Sinuklian nito ng pagtango ng may edad ng babae. Hindi na nasundan pa ng salita sa pagitan ng dalawa. Binaba ni Divina ang paningin sa tray na pinaglagyan ng inuming dinulot niya sa mga bisita. Ngayon, wala ka ng excuse para hindi ka mabuntis. Hindi ka nagkakalaw sa bahay. Tututukan mo ang sarili mo. Ilang taon na kayong nagsasama ng anak ko. Wala sa lahi namin ang baog. Kaya malamang nasa sayo ang problema. Ipalagay mo ang sarili mo at magpahinga ka. At bibisita ka sa ubi na pinili ko para tutukan ka. Tandaan mo, huwag kang magpapakapagod. Saglit tumigil ito at sa kasambahay naman tinapon ang mga mata. At Osang, ako ang magbabayad sa'yo. Siguraduhin mong hindi siya kakalaw sa bahay na ito, ha? Sa akin ka makikinig sapagkat ako ang magpapasahod sa'yo. Mahabang litanya ni Aling Odette sa napatango na lang na kasambahay. Lihim na napatingin saglit si Osang sa batang ginang. Nahabag. Dahil ganoon na lang pagsalitaan ngunit hindi man lang nagtangkang ipagtanggol ang sarili. Sa halip, yumuko na lang at mariing pumikit. Ilang litanya pa at paalala ang narinig ng dalawa bago nagpa siyang umalis ang biyena ni Divina. Hinatid pa ito ng babae sa labas ng gate. Naiiling na inubos ni Osang ang inumin na dinulot ni Divina. Ang para sa biyena nito ay hindi man lang nagalaw. Hinintay niyang bumalik ang bagong amo bago siya tumayo. Ngunit sinenyas ni Divina na umupo muli siya na siyang kanyang ginawa. Saglit nagpakawala ng buntong hininga ang babae bago tipid muling umiti at inabot ang inumin na hindi nagalaw ng biyanan at ininom iyon. Mag-usap ho muna tayo. Total naman ho, wala na ho kayong lilinisin o gagawin pa ngayon. Natapos ko na ho eh. Mahina ang boses nito na lalong kinahabag ni Osang. Naalala niya ang kanyang anak na nasa Maynila at nagtatrabaho. May sariling buhay na ito ngunit hindi nakakalimot sa kanya. Naalala sa maamong mukha ng babae ang kanyang anak ngunit kabaliktaran nito ng ugali. Ang kanyang nag-iisang anak, buo ang loob, matapang at hindi papayag na maliitin ni numan, lalo kung nasa tama ito at may dapat na ipaglaban. Siya lang naman itong nagpumilit mga muhan dahil hindi siya sanay na hindi kumikilo sa bahay. Malakas pa naman siya at ayaw niyang umasa sa nag-iisang anak. Ilang taon na ho kayo? Tanong nito bago binaba ang basong babasagin. Magsisikwenta na, pero maliksi ako, sagot ni Osang. Tumangot-angot si Divina. Kasing edad niyo ho pala yung nanay ko. Ilan na po ang anak niyo? Patuloy nito na muling sinagot naman ni Osang. Namatay na ang asawa ko. 3 taon na rin. Ang anak ko kasing edad mo lang. May asawa na din siya ngunit wala pa silang anak. Binaba ni Divina ang biglang ng labong mga mata. Desmayado rin ho ba ang biyanan niya sa anak niyo dahil hindi pa ho siya nabubuntis? Napabuntong hininga si Osang. Ang totoo, minsan na pag-usapan namin yan nung huling kita namin. Natural na iyon ang isa sa laging hinihingi ng mga magulang sa mga anak nilang lumagay na sa tahimik o may edad na. Ngunit nasa mag-asawa pa rin yan o nasa babae, sila o siya pa rin ang dapat magpasya kung gusto na niya o hindi. Mahirap na rin magpalaki ng bata ngayon. May kataasan na ang halaga ng mga pangunahing gamit at kapritso. Naiintindihan ko kung may ilang babaeng hindi buo ang loob na mag-anak. Muling gumuhit ang tipid ng ngiti sa labi ni Divina sa mahabang sinabi ng may edad ng matanda. Hindi pa naman ho, nagugustuhan ko na kayo. Pwede ko ho ba kayong tawaging nanay? Tanong ni Divina na kinatango nung sunod-sunod naman ni Osang. Kumapang ang kamay ni Rodley sa bewang ni Divina. Pinaharap siya mula sa pagkakatalikod sa asawa. Naalimpungatan ng babae sa asawang nililis na ang suot na kamison at binaba ang suot niyang saplot. Ilang pagmamadaling haplos,
Ilang tipid na pagpapala ang pinasada ng mainit na labi sa katawan ni Dipina. Bumaba ang lalaki sa kaangkinan ng kaniig, saglit na malagi roon. Mariing na ikuyumos ni Dipina sa bedsheet ang mga kamay, hindi sa kadahilan ng gusto niya rin, kundi sa kadahilan ng gusto na niyang matapos. Ngunit hindi siya makaalma. Hindi niya kayang ireklamo na bawat galugad ng labi ng asawa ay mararahas, na bawat paglalaro ay hindi man lang siya makiliti. Hindi siya makitanggi dahil sa isip niya, obligasyon niya yon bilang kabiyak nito. Isa sa mga bulok na katuwirang sinaksak ni Rodley sa utak niya. Pinigil ni Dipina na mapabuntong hininga nang kinumbabawan na siya ng asawa. Iisa lagi ang posisyon. Siya sa ilalim, ang asawa sa ibabaw. Bilang lang sa kamay ng babae kung ilang beses niya itong ginusto. Hindi dahil tulak ng damdamin, kundi tulak ng mainit na katawan. Naiintindihan niyang may mga mainit na panahon din pala ang isang babae. May mga sandaling nais rin itong madilikan at maakap ngunit miminsan lamang iyon. Tulak ng nagiinit na katawan. Sa 3 taon nilang pagsasama, pagsasamang pinilit, isang pagsasama na hindi naman talaga niya ginusto, ngunit wala siyang lakas ng loob na alisan. Naiwan ito. Dahil nawala na ang sariling pagpapasya niya at respeto sa sarili, 3 taon na rin ang nakakalipas. Bahagyang napaigek si Dipina nang gumalaw na ang kaniig. Ramdam niya ang mararahas na pag-ulos. May hapde tuwing umaangat. May girot pag muling lumulusong. Lalong humigpit ang pagkakakapit ng babae sa kobrekama. Mariing pinikit ang mga mata. Pinaglakbay sa ibang lugar ang isip. Isang bagay na malimit niyang gawin tuwing ginagamit siya ni Rodley. Kakagraduate niya lang noon sa sekundarya. May plano siyang mag-aral ng kolehiyo, kumuha ng fine arts. Magaling ang kanyang mga kamay, isang talentong taglay na niya noon pa. Puno ng obra niya ang kanyang salid. Ang medium niya, oil painting. Suportado siya ng pamilya sa kondisyon na hindi muna siya mag-aasawa at tututukan ng pag-aaral, na wala namang problema sa kanya. Hindi naman sa hindi siya nagkanobyo ng sekundarya ngunit ang dalawang naging kasintahan niya noon ay hindi naman seryoso. Nang makarating siya ng 3rd year at 4th year, pinili niyang hindi muna makipagrelasyon dahil wala pang lalaking lubos na bumibihag sa kanyang puso. Bukod roon, nais niya munang magseryoso sa talento at sa nilalapit na pagtatapos. Bunso siya sa 4 na magkakapatid at nag-iisang babae. Kaya lahat ng naging nobyo niya ay lihim lang at pansamantala. May pagka-istrikto kasi ang kanyang tatay, na namana naman ang 3 kuya niya. Nahihiyaman siyang aminin, maliit ang tingin ng kanyang tatay at kuya sa mga kababaihan. Para sa kanila ang babae ay pambahay lang, na walang boses, na dapat ay tupang sumusunod lang si nagpapastol. Isang maling pananaw o iduluhiya na natatak sa kanyang isipan. Bukod roon, ang kanyang ina ay perpektong representasyon ng pananaw na iyon. Tila nga, maamong tupa ito na sumusunod sa kanyang ama sa kung anong iutos, pairalin, at sabihin ito. Bukod roon, wala siyang problema sa mga magulang, sa mga kapatid. Ngunit isang araw, pinakilala sa kanya ng isang kuya niya si Rodley, na agad nagpakita ng paghanga sa kanya na hindi naman niya maibalik. Hindi niya to tipo. At hindi niya nakikitang magugustuhan niya ito. Bukod sa matanda pa ito sa kanya ng 5 taon, nakaka-turn up ito magsalita, lalo pag nalalasing. Tuwing dumadalo sa kanila at nakikipag-inuman sa mga kuya. Oo nga't may auto ang lalaki. May kaya. Ngunit hindi man lang niya ito matignan ng may mali siya. Ang problema, boto ang mga kuya niya maging ang tatay niya sa galanteng lalaki. Mabait sa kanilang paningin. At katulad ng kuya at ng tatay niya, iisa rin ang tingin sa babae. Mababa. Napipilitan lang naman siyang pakiharapan ito kapag gusto siyang makausap sapagkat binubuyo nga siya ng kanyang pamilya. Napipilitan na pakisamahan na akala ng kanyang pamilya ay gusto niya rin.
na binabalik niya ang pagtangi nito. At sa malas, tingin niya ganon din ang iniisip ni Rodley. Hanggang sa natapos siya sa sekundarya at naghahanda na sa pag-e-enroll sana sa napiling universidad. Nang isang araw, kinailangan niyang bumili ng isang gamit sa bayan. Hapon na noon, nagpaalam siya sa mga magulang at pinayagan naman siya. Sa bayan, habang pauwi, nakita niya si Rodley. Nag-alok itong ihatid na siya pauwi ngunit tumanggi siya. Aniya sa sarili, sa bahay nga napipilitan na siyang pakisamaan ito. Pati ba naman sa labas, wala sa mga mata ng kanyang pamilya. Ngunit, desperado na ata ang lalaki o marahil, iniisip talaga nito na gusto niya rin at nagpapakipot lamang siya. Napataas na lang ang kilay niya nang bumaba ito sa auto. Tinawagan ba naman ang isa niyang kuya at sinabing nagkita raw sila ni Divina at magkasama sila ngayon na kinahindig ng dalaga. Nanginginig ang mga kamay niyang inabot ang cellphone na binibigay ng lalaki sa kanya. Nasa kabilang linya raw ang kuya niya. Marahil gusto lang nitong patotohanan na hindi siya ginugood time lang. Nang itapat niya sa tenga, narinig niya ang panganay na kapatid. Nanunukso. Akmang maglalakad na siya palayo, ngunit nagpaawa ang lalaki. Naglita niya na alam naman itong hindi niya ito magugustuhan. Sinabi pa na suko na daw itong siya ay paamuhin. Na kesyo, aalis na daw ito at sa ibang lugar na magtatrabaho. Baka maaari niya lang pagbigyan ito ngayon. Kahit isang beses lang, naihatid siya pa uwi. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kanyang isip at pumayag siya na sumakay. Na isang malaking pagkakamali niya pala. Paano ay pinasibat nito ang sasakyan? Nagmaneho, lagpas sa kanilang bayan. Kinalma siya nang mag-umpisa na siyang umiyak. Road trip lang daw. Ibabalik rin siya. Nilamon na siya ng kahinaan na hindi na nag-isip na pigilan ang lalaki sa bilis nitong magmaneho sa takot na makabig nito ang manibela sa ibang direksyon at maaksidente pa sila. Sising-sisi siya kung bakit hindi niya nadala ang cellphone nang umalis. Madaling araw na nang bumalik sila sa bayan at tuluyang maihatid siya sa kanyang bahay. Nagpagas pa ito nung pabalik na sila, kaya lalo silang natagalan. Galit na galit siya na umibes ng auto na nakbo papasok ng bahay. Isusumbong niya ito sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kuya, na naabutan naman niya na sa salas. Masasama ang hilatsa ng mga muka, halatang hindi nakatulog at matagal na siyang inaantay. Patakbo siyang lumapit sa ama na isang sampal ang sinalubong sa kanya na agad kinatulig ng pandinig ni Divina. Sunod ang bintang ng mga kapatid, ilang bagay na sinasabing hindi maganda sa kanyang sarili. Na kesyo, nagbali pa siya na magdamag kasama si Rodley na kailangan siyang panagutan, na hindi maaaring hindi sila ikasal, na hindi na siya mag-aaral, na isa siyang kire, na hindi na sila binigyan ng kahihiyan. Buong lakas siyang nangatuwiran, sinabing walang nangyari. Sinabi niya ang totoo, ngunit bingi ang kanyang ama at kanyang mga kuya sa kanyang katuwiran. Wala raw ganoon. Napaka-imposibleng ang lalaki at ang isang babae na nawala ng napakatagal na oras, walang mangyayari. Binaling niya ang mga nanlalabong mata sa kanyang inay na umiiyak na rin. Hindi nito kayang ipaglaban siya. Maging ito, sinabing kailangan siyang panagutan ni Rodley. Natigil ang lahat ng komosyon na magsalita si Rodley bago pa muling masaktan ng kanyang tatay. Walang anilangan nitong sinabi na bukal sa loob nito na pakasalan siya, napapanagutan siya nito. Nanlalaki ang mga matang binalingan niya ang lalaki. Sinabi niyang tulungan siyang sabihin ng totoo na wala naman talagang nangyari sa kanila. Nasinagot naman ito ng, "Papakasalan kita, Divina. Gusto ko na rin naman lumagay sa tahimik." Nasinagot naman niya ng, "Pwes ako ayoko, lalo na kung ikaw lang din." Ngunit muli, nalunod ang kanyang mga tinig. Hinila na lang siya ng kanyang ina sa sariling silid habang ang ama at ang mga kuya at si Rodley ay niiwan sa salas upang pag-usapan ang kanilang pag-iisang dibdib. Hindi siya pumayag na matali sa lalaking hindi niya mahal at desperado
Kaya nagbalak siyang maglayas. Ninagawa naman niya. Nakarating siya sa Maynila. Nagbago ng SIM card. Ngunit mula sa isang metallic na kaibigan at pinsan na binigyan niya ng bagong numero, binalita nitong pang-apat na araw raw mula nang siya ay lumayas, inatake ang kanyang ina sa puso. Sa sobrang pag-aalala sa kanya na hindi na nakarating pa sa ospital, agad pinawian ng buhay. Tila ba bumagsak ang kanyang mundo. Namalaya na lang niyang sinusundo na siya ng mga kapatid at ni Rodley. Halos manginig ang kanyang tatay sa galit nang makita siya. Ilang sapok at sampal ang kanyang inabot. Kung hindi pa siya niyakap ni Rodley at tinago sa mga bisig nito at ito ang tumanggap ng mga lipad ng kamay ng kanyang tatay, marahil basag na ang kanyang bungo. Ang mga kapatid naman niya ay halos bingihin sa pagdiin na kasalanan niya ang lahat, ang pagkamatay ng kanilang ina. Halos mamatay siya sa kahihiyan nang iduldul siya ng ama sa nakaburol niyang nanay. Nang saglit siyang mahatak sa pagkakayakap ni Rodley. Walang nakialam na kamag-anak. Lahat negatibo ang tingin sa kanya. Masamang anak. Pariwara. Walang humingi ng kanyang opinyon o nagtanong kung anong masasabi at kanyang katwiran. Maging ang pinsan at matalik na kaibigan na si Erica ay napipis sa takot sa tatay niya at mga kapatid. Nang araw na ibinaba sa lupa at tinabunan ang labi ng kanyang ina, sumama na rin roon ang boses niya bilang babae, ang pangarap na naisa ng maabot at ang respeto niya sa sarili. Wala na siyang nagawa pa. Tuluyan siyang kinasal kay Rodley. Humihingal na napadapa si Rodley sa tebe ni Divina. Nakaraos na ito. Napatid na ang uhaw ng katawan. Sakalang nagbalik sa kasalukuyan ang isip ni Divina. Pumangon ang babae at kinuha ang saplot na hinubad ng asawa. Tuloy-tuloy na tumungo sa CR. Impet na napaigik ang babae nang hinugasan ang kasalanan. Mahapti, gawa ng pag-angkin na hindi naman niya ginusto, na hindi sinang-ayuna ng kanyang katawan. Nang matapos, inabot ni Divina ang tuwalyang nakasabit malapit sa dutsa. Pinunasan ang kanyang katawan na nanlagkit sa kanyang pakiramdam. Bago lumabas at akmang papatayin na ang switch ng ilaw, nang mahagip ang sariling refleksyon sa full-length mirror. Iisa ang kanyang nasasaisip tuwing nananalamin, tuwing dumadaan ang mga sandaling ganito. Isang prisonera. Isang babaeng bilanggo habang buhay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Divina habang nilalatag sa dining table ang mga bitaminang reseta ng OB. Lahat iyon iinumin niya. Folic acid, vitamin D, vitamin C, supplement at kung ano-ano pa. Bawal na daw ang kape na siyang gusto niya tuwing umaga. Ilang tagubilin, exercise, matulog ng maaga, kumain ng ganito. Kumain ng ganyan. Kay Rami naman yan. Hindi maiwasang komento ni Aling Osang habang nag-iis-is naman ang kaldero. Kaya nga ho, tanging wika na lang ng babae. Sundin mo lahat yan, Divina. Gusto ko bago tayo mag-apat na taong anibersaryo, buntis ka na. Wikang pautos ni Rodley. Tumango lang si Divina. Huwag mo namang i-pressure, anak. Lambing ni Osang kay Rodley dahil nanay na ang tawag ni Divina na kagaya na rin si Rodley. Magaan kasama ang kasambahay, nakuha ang loob ng mag-asawa, nakakabiruan paminsan-minsan. Bah! Ano pang silbi ng babae kung hindi naman siya magkakaanak? Kaya nga sa kanila binigay yung matres, diba? Para mag-anak sila. Nakakalokong wika nito na kinatango lalo ni Divina at kinakunot ng noo ng kasambahay. Huwag naman ganon. Ikaw rin baka ma-pressure ang asawa mo. Iwan ka. Biro ni Osang. Tumawa naman ang malakas si Rodley. Nay, ang babae kapag diborsyada na o nalamang galing sa isang pagsasama, mapalibin man yan o legal na kasal,
Hindi na maganda sa pandinig ng tao, lalong-lalo na sa lalaki. Kaming mga lalaki, gusto namin yung bata, yung birhen, yung hindi second hand. Lugi kami pa ganun, lalo na kung may anak na. Hindi ko nga maintindihan ko bakit may mga tangang lalaking nag-aasawa na may sabit na. Ang laking tanga lang, papalakihin mo hindi mo anak. Nakakarinding litanya ni Rodley na lalong kinababa ni Divina ng mga mata. Napahindig si Osang sa mga salitang binitawa ng asawa ni Divina. Ilang linggo na siyang naninilbihan sa mag-asawa, bagamat nagkakabiroan, madalas maanghang talaga magsalita ang lalaki. At tuwing naiinsulto nito ang asawa sa paraan na iyon, siya ang hindi makatiis. Ngunit ano ba naman siya? Kasambahay lang siya rito. May mga linyang hindi niya maaaring tawirin, lalo kung nais pa niyang magtagal sa trabahong ito. Nasa kotse mo na pala yung mga baon mo. Pag-iiba ng paksa ni Aling Osang na kinangiti ni Rodley bago nilapitan ng asawa at hinalikan sa buhok. Tila wala lang ang mga salitang sinabi. Nagbilin pa sandali kay Divina at nagtanong kung anong nais nitong pasalubong pag-uwi. Umiling lang ang babae. Tila si Osang ang nais sumabog sa sama ng loob. Wala na ang lalaki. Ilang minuto na ang nakalipas. Namayani ang katahimikan. Ngunit hindi nakatiis si Osang na nagsalita ng tumayo sa pagkakaupo ang babae. Tatlong taon na kayong ganito? Ganyan siya sa'yo? Napapantastikong tanong ng kasambahay. Ang totoo ho, hindi pa ho kami, ganyan na talaga siya. Walang anuman na sagot ng babae. At pinapayagan mo? Hindi makapaniwalang wika naman ni Aling Osang. Isang buntong hininga ang narinig niya kay Divina bago ito nagsalita. Narinig niyo ho siya, di ba? Wala na hong tatanggap sa akin. Ganyan din ho ang pananaw nila tatay ng mga kapatid ko. Alam mong hindi totoo yon. Maraming lalaki ang tatanggap sa isang babae kahit ano pa siya. Pag-ibig ang umiral, hindi na importante kung ano o sino ka. Katwiran ng kasambahay. Alam niyo ho, sa totoo lang, hindi ko na ho alam kung ano ang tama at mali. Kung ano ang dapat kong paniwalaan. Mula ho nung namatay si nanay, sa dahilan kong manindigan, dahil wala naman ho talagang nangyari sa amin ng araw na yun ni Rodley. Parang may namatay ho sa akin. Parang ngayon ho, inuusig pa rin ako ng konsensya ko na parang kailangan ko talagang magtiis sa relasyong to dahil kasalanan ko naman. Pinatay ko yung sarili kong nanay. Saka tama naman ho sila eh. Ang babae dapat sumusunod lang sa lalaki. Kapag hindi ka nabuo, ano pang ipagmamalaki ng isang babae? Ano pa siya? Wala nang seseryoso sa kanya, wala nang magmamahal ng tapat. Naluluhang wika ni Divina. Sinasabi mo lang yan kasi inuusig ka pa rin ng pagkamatay ng nanay mo, pero alam mo sa sarili mo na hindi yan totoo. Pagtatapos ng matinda sa usapan. Pigil na mailing si Osang habang dinudulutan ng minindal si Aling Odette at ang kasama nitong amiga na dumalaw kay Divina ng araw na iyon. Hindi pa rin lubos maisip ng kasambahay kung paanong hindi napupuno ang batang ginang sa pangiinsulto ng asawa nito at ng biyanan. Siya kasi hindi niya masikmura. Ngunit dahil pasahod lang siya, sino ba siya para sumagot? Ilang buwan na, wala pa rin ma-report ang OB mo sa akin. Hindi ako nagtatapon ng pera, Divina. Bigyan mo ako ng apo. Wala ka namang gawa rito. Ang asawa mo ang nagpapagod kakakayod sa opisina. Ikaw buhay rin na ka lang. Repeke ng bunganga nito sa babaeng tulad ng laging nakakasanayan ay hindi umiimik. Oh, ang puso mo. May madyong ba tayo? Baka ikamalas mo yan. Kalma lang. Ilang taon ka na nga ulit, iha. Ilang taon na kayong nagsasama ni Rodley? May lambing na tanong ni Aling Cristeta sa babae. Ang amiga at matalik na kaibigan ni Aling Odette at hindi isang beses na nadala sa bahay nila Divina kaya
hindi na nahihiya ang Bienan na mag-sermon sa presensya nito. Malapit na hong mag-apat, 3 buwan ho mula ngayon. Mahinang sagot ng batang ginang. 22 ka na ngayon oh. Patuloy pa ng amiga nito na kinatango lang ni Divina. Saglit pinagmasda ni Cristeta ang babae bago luminga sa amigang si Odette. At tila ba may naalala na kung ano. Saglit nitong kinuha ang N70 na cellphone at may tinignan bago muling nagsalita. Odette, naniniwala ka ba sa hilot? Ano? Takang tanong ni Odette. Yung ano ba yung hihilutin ang matres, may iaayos o ipoposisyon yung manghihilot, ganyan. May kakilala akong ganyan eh, nagpahilot lang yung pamangkin ko. Ayun na buntis. Liwanag nito. Siya nga? Tanong ni Odette. Oo, teka, nasa akin pa yung numero kaso yung manghihilot wala rito sa Maynila. Dinayo pa nila sa probinsya. Saang probinsya naman? Sa Dueñas, Iloilo. Sagot ng amiga nito. Tumaas ang kilay ni Aling Odette. Kung epektibo at kung tatalab kay Divina, dadayuhin namin yan. Akin na ang numero. Tama-tama, magsasummer na. Sasamahan ka namin ni Rodley. Pipiliting ko siyang mag-leave. Anang biyena ni Divina na hindi man lang kinuha ang kanyang opinyon. Basta nagdesisyon na lang. Divina! Napalingon ang tinawag. Isang kasing edad niyang babae ang lumapit. Nakisiksik ito sa mga ilang nakaharang na tao sa merkadong kinaroroonan ng babae. Nabitawan ni Divina ang pinipiling ubas, nakangiting niyakap ang pinsan na matagal na rin niyang hindi nakikita. Kailan ka pa na parito? Tanong niya sa pinsang si Erica. Nasaglit niyang pinasadahan ng tingin. Malaki ang hinulog ng katawan nito. Ang huling kita niya sa pinsan bago pa sila ikasal ni Rodley. Lumipat na kami ni Rupo dito. Dito siya naasay nung nakaraang buwan. Permanente na daw eh. Eh hinahabol niya yung pagiging regular. Alam mo na, para sa mga bata. Anito kay Divina. Pasensya ka na sa bahay namin na. Ito lang kasi yung kinaya ng budget. Sobra-sobra kaming magtipid eh. Wala pa naman akong trabaho at hindi ko rin kakayanin. Maliit pa yung mga bata. Pero pag kaya ko na, maghahanap na rin ako. Ang hirap pala talaga dito sa Maynila, no? Kung doon sa atin sa Tanay, yung mga kangkong pinipitas lang natin. Dito binibili, bang mamahal pa. Dire-diretsyong wika ni Erica habang pinapagpagan ng isang maruming sopa at pinaupo naman ang bisita. Isang may edad na babae ang nagpaalam. Pinakiusap lang pala ng kanyang pinsan upang mabantayan saglit dahil na malengke nga. Pasimpleng nilibot ni Divina ng tingin ang kabuuan ng masikip na silid. Naglalaro ang isang nasa 2 taong gulang na bata na kinarga ni Erica at pinunasan ng sipon. Ang isa tulog na tulog sa kuna. Mas bata ito kumpara sa karga ng pinsan. May isa pang natutulog sa isang maliit na folding bed. Pangalawa marahil at babae rin. Buti nga wala pa kayong anak. I-enjoy nyo muna yung buhay na walang makukulit. Patuloy nito na panay ang dampot ng kalat sa linoleum na sahig. Naikwento na niya ang lahat rito pati ang pagpunta sa ibang lugar sa probinsya kung saan magpapahilot nga raw siya. Huwag mong pakinggan yung biyanan mo. Palibasa, lumang tao na yun kaya ganyan. Walang katuwaan sa buhay kaya ikaw ang inuurat na mag-anak. Anito pa na tinutulungan na niyang abutin ang isang laruan na inaabot sa ilalim ng sopa. Nang matapos mailigpit ang ilang laruan na nakakalat sa sahig, umiyak ang batang nasa kuna. Agad itong dinaluhan, kinarga. Ang panganay ang nilagay sa kuna at binigyan ng boteng may lamang gatas. Iniwas ni Divina ang mata nang walang anumang inangat nito ang suot na t-shirt at nilabas ang isang dibdib. Nagpadede. Bagamat hindi natitigan ng matagal, hindi nakaligtas sa mata ni Divina ang dibdib na bagamat may kalusugan, maraming kamot at nangingitim ang pinakatuktok. May ilang kagat pa ang kanyang napansin, marahil gawa ng bunsong lalaki na nag-iipin.
Hindi niya maiwasang maisip na maaring maging ganun siya balang araw. Wala naman sanang problema. Ngunit tila ba may alinlangan siyang naramdaman bigla? Isang katanungan na hindi niya inaamin pa sa sarili. Handa ba siya talagang maging ina agad? Hindi naman kasi ganoon-ganoon lang ang pag-aanak. Sabihin na wala siyang problema sa pinansyal na bagay, ang tanong siya ba bilang babae, handa ba siya? Alam mo, mahal ko naman yung mga anak ko eh. Mahal ko si Rupo, pero kung papabalikin ako sa dati, hindi mo na ako mag-aasawa. Hindi ko man lang kasi na-enjoy yung buhay ko. Bakit kasi ako sumama sa gagong yun eh? Agaw nito sa mga isip na kumikintal sa utak ng babae. Muling pinaling ni Divina ang mga mata sa pinsan. Nasa munting kakalanan ito, nagiinit ng tubig dahil magaan ang termos ng angatin. Pinanood niyang maglagay ng kape at asukal sa mga tasang wala nang hawakan. Tumayo si Divina at nilagay sa lamesa ang isang box ng Dunkin Donut. Merienda sana, ngunit napaangat ang kanyang muka nang makarinig na ng singhot na sunod-sunod. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Divina nang ang singhot ay naging mahinang paghikpi. Hindi na naasikaso ang humuhuning takore. Siya na ang nagpatay ng kalan at nagsalin sa mga tasa ng mainit na tubig. Umupo na ang pinsan niya at inugoy-ugoy ang sarili habang sumisimsim ang bata sa dibdib ng ina nito. Alam mo, idol talaga kita nun eh. Sabi ko, tutulad ako sa'yo kasi diba sabi mo, magkokolehiyo ka tapos nag-asawa ka lang din. Akala ko nga buntis ka kasi. Ang bilis ng kasal. Hindi kita sinisisi o anuman ha. Pero nung nag-asawa ka, ewan ko ba parang nawalan na rin ako ng karamay, ng inspirasyon. Ganyan. Eh tayong dalawa lang naman yung sanggan dikit, diba? Parang nawalan kasi ko ng sandigan nung dinala ka dito sa Maynila. Saka ko naman nakamabutihan to si Rupo. Ang gagong yun, sabi niya. Magiging Disney princess daw ako pag sumama ko sa kanya. Oo nga, eto nga. Buhay ni Cinderella. Tagalinis, tagaluto. Tapos losyang pa. Putang inang Disney princess na yan. Dire-diretsyong litanya ng pinsan niya na kinabuntong hininga na lang ni Divina. Ang swerte mo kahit hindi ka pa nagkakaanak, hindi nagloloko si Rodley. Patuloy pa ni Erica. Kunot noong napatingin si Divina sa pinsan, nasuspinde ang paghigop niya ng mainit na kape. Sabi nila kapag binigyan mo ng anak ang isang lalaki, kompleto ka na. At para raw nanalo ng trophy yung lalaki kasi nga may anak na ganyan. Magiging inspirado daw yung lalaki kasi nga pamilyado na. Di naman totoo. Nagloko pa rin. Sabi ng nanay baka daw, kailangan bigyan ko ng junior kasi nga puro babae yung dalawang sunod namin eh. Para hindi na raw ako iwan, para daw hindi magloko. Kasi nga mga babae yung binigay ko, di ba? Parang kailangan niya ng katulad niya, lalaki rin. Nung pangatlo, lalaki naman. Bakit nagluloko pa rin? Ano ba tayo? Bakit kailangan lagi tayong may patunayan sa mga asawa natin? Bakit halos ibigay na natin yung sarili natin, hindi pa rin tayo sapat? Bakit halos mamatay tayo sa panganganak? Bakit wala tayong choice? Bakit ang lalaki pwedeng magloko pag tayo masama na agad tayo? Pag tayo yung sumubok? Hanggang kailan tayo makukulong sa ganito, no? Sa paniniwalang ganito? Minsan paunti-unti pakiramdam ko. Ang dumi-dumi ko na, ang pangit-pangit ko na. Pero anong gagawin ko? Abala ako sa pag-aalaga ng mga bata. Naasikosoin ko pa ba naman ang sarili ko kaysa sa mga anak ko? Tapos kasalanan ko pa pag nagloko siya, kapag tumingin siya sa iba. Niyakap na lang ni Divina ang pinsan at matalik na kaibigan.
Wala siyang masabi. Wala siyang maipayo. Kasi ang totoo maging siya, ang mga tanong niya at alinlangan sa sarili, hindi niya rin masagot. Maraming salamat ho. Ani Divina sa driver ng sasakyang inarkilan ng kanyang biyanan para makarating sa isang baryo kung saan roon daw nakatira ang sinasabing magaling ng manghihilot. Lihim na inabutan ng babae ng ilang pirasong perang papel ang driver bago humingi muli ng paumanhin. At susundan na ang mag-inang nauna na sa kanyang umibes. Sinabayan ito ng amiga ng biyana na may sariling sasakyan naman. Ang pagkakakunat ng driver ay nawala nang tignan siya sa rearview mirror bago inabot ng palihim ang mga perang binigay nito. Pasensya ka na, misis, pero masama talaga ng ugali ng nanay mo. Kala mo naman biniling pagkatao ko. Masama pa rin ang loob na wika nito na kinabuntong hininga ng babae. Maging siya naman halos maawa sa driver ng dutsa-dutsain ang sasakyan nito. Dahil wala raw malakas na aircon, luma ang mga upuan at hindi rin naman kasalanan ng driver kung lubak-lubak ang kalsada. Ngunit tuwing mapapasabak sila sa lubak, sinisisi ng biyanan niya ang pobre. Hindi ko ho siya nanay, yung asawa ko ho. Pasensya na ho ulit, anang babae pa bago tuluyan ang umibes ng sasakyan. Ang inaasahan ni Divina, liblib na baryo ang matatagpuan niya ngunit bukod sa kakahuyan na natatanaw niya di kalayuan, lahat ng tanawin na tapunan niya ng kanyang mga mata ay hindi naman nalalayo sa Pasig na pinanggalingan nila. May magkakatabing kabahayan man na gawa sa light materials, ang iba naman may ilang konkreto ang kabuuan. Tatlo rin ang nakita niyang tindahan, hindi masasabing liblib. Katunayan ang ilan pa nga sa nakikita niyang kabataan na nakatambay sa isang tindahan ay may mga hawak na cellphone. May half court rin, yun nga lang hindi espalto ang kabuuan ng kalsada. Tanging ang dinaraanan lang ng sasakyan ang sementado. Ang iba, lupa na. Malambot at maalikabok na lupa. Marami ring sasakyan ang nakaparada at tricycle na mayat maya ay dumaraan. Pero on at parito, kung hindi pa siya hinigit ni Rodley palapit, hindi pa maaalis ang kanyang mga mata sa pagsuyod sa paligid. Isang malaking compound ang kanilang pinasok. May 10 pinto ang naroroon na paupahan. 5 sa taas, 5 sa baba. Sumama sa kanila ang amiga ng kanyang biyanan. Ito kasi ang nakakaalam ng lugar at may sarili din itong sasakyan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi sumakayroon ang biyanan ni Divina. Pinakita sa kanila na may binili rin pala itong lupa di kalayuan. Saglit nilang hinintuan ang ginagawang bahay ni Aling Cristeta. Konting dada at pagmamalaki na parang sawari ni Divina hindi nagustuhan ang kanyang biyanan. Na may kahanginan rin. Walang kibo naman si Rodley na sa cellphone lang nito nakatutok. Bago magyaya na ang kanyang binan ay muling nagpatuloy ang biyahe nila Divina. Second floor ang natitirang unit na nakuha nila. Kinontrata ng kanyang binan na isang buwan. Depende sa tagal nilang mamamalagi. Refundable naman daw dahil hindi iba ang negosasyong ito sa mga dumadayo at nagbabakasyon galing sa Maynila at sa ibang syudad. Sa loob may isang maliit na rep, mababang sopa, 32-inch na TV na may DVD player din na kasama. Sariling CR at 2 kwarto ang naroroon. Nagpaalam din naman agad ang amiga ng kanyang biyanan nang tuluyan na silang maihatid. Napag-alaman niyang may inuupahan rin pala ito malapit sa bayan at sa bahay na pinapagawa nito. Binuksan ni Rodley ang halos 2 dipang lapad ng bintana na ang sariduan ay gawa sa kapis. Ang tanging bahagi na nagpapaalala kay Divina na nasa probinsya nga sila. Iilan lang ang kasi ang may mga ganito kalaking bintana sa Maynila. Lahat gawa sa salamin o kaya naman ay kahoy. Pumasok ang malamig at preskong hangin na galing sa kakahuyan ni tanaw di kalayuan. Wala sa sariling napasinghot ang babae at tumanaw sa bintana. Maigi ang disenyo sa paupahan. Tanaw ang bayan paglikpas sa makapal na kakahuyan. Sa gabi,
Sigurado siyang tila mga bituin ang kinang ng mga city lights. Nilingon niya ang asawang tumunog na naman ng cell. Nakatingin na pa sila bago patay mali siya itong nagbukas ng rep. Kumuha ng may inom. Bago pumasok sa kwarto at kunwari ay binistahan ang kama at ilang cabinets na naroroon. Ngunit sa telepono'ng hawak naman, tinuon ang atensyon. Kanina pa ito may katek sa kotse. Ngunit iniisip ni Divina, baka sa trabaho lang. Saglit sumagi sa isip ng babae si Erica, ang mga sama ng loob na hindi nito sinasadyang sabihin sa kanya at ipagtapat. Muling nilingan niya si Rodley na may kausap na sa cell at pinapagpag ang kobre kama. Inisip niyang maigi, pinakiramdaman ang sarili. Bakit tila wala siyang nararamdamang pagsiselos nang ikintal sa isip ang imahe ng kanyang asawang may kayakap at may kaniig na iba? Inaasahan ni Divina na may edad na ang manghihilot na dinayo nila ngunit sa tansya niya, bata pa ito sa kanya at papasang 19 o 20. Naabutan nila itong nagwawales ng malawak na bakuran at sinisigaan ang mga tuyong dahon. Nang bumaba sila ng tricycle ay tinigil nito ang ginagawa at sinalubong sila. Isang tipid ng ngiti ang agad sinalubong ni Divina nang tuluyang makalapit. Tinanong kung sila ba ang mga taga-Maynila na magpapahilot na kinatango naman niya. Nagpakilala itong Linda ang pangalan at siyang dinayo nila sa lugar na iyon. Ikaw? Sigurado ka ba? Bakit napakabata mo? Ang inaasahan ko eh matanda. Eh mukhang bata ka pa sa kasama ko. Sikmat agad ni Aling Odette na kinabuntong hininga ni Divina. Saglit itong may tinawagan sa cell. Nakinataas ng kilay ni Linda ang manghihilot, tinawagan ang kaibigan na nasa bayan upang siguraduhin kung bata nga ang dinayo nilang manghihilot. Tila ito nakipagtalo pa sa amiga, kinwestiyon ang kakayahan ng manghihilot sa harap mismo nito. Napayuko na lang si Divina at binaling sa ibang direksyon ang paningin. Sa bandang kaliwa, namataan niya ang malaking puno ng balete. Natuon roon ang kanyang mga mata. Ito na ata ang pinakamalaking puno ng balete na nakita niya sa buong buhay niya. May mga ganitong puno siyang nakikita sa Maynila ngunit sa laki ng punong tinitignan niya ngayon, tila binubuo ito ng 6 na katawan ng naturang puno. Ang mga ugat naman ay kasing taba ng puno ng nyog. Tinaas niya ang paningin at hindi maiwasang tingalain ang makapal na mga sanga at dahon sa itaas. Marahil, hindi niya mabibilang kung ilang pugad ng ibon ang nananahan roon na nakatago sa bawat sanga at dahong magkakasugpong. Pasensya na ho kayo, misis. Sa iba na lang ho kayo lumapit. Matabang na wika ng manghihilot sa biyena ni Divina na siyang nagpabalik sa kanyang atensyon sa mga kaharap. Napakalayo ng aming biniyahe para lang sa hilot na sinasabi ng amiga ko. Nirekomenda ka eh. Magaling ka raw. O eh bakit hindi mo patunayan sa akin? Tila wala ng kahihiyan ang biyena ni Divina. Hindi ko ho kailangan patunayan sa inyo ang kakayahan ko. Sa iba na lang ho kayo magpahilot na kayang sikmurain ang bunganga nyo. Ganti ni Linda na bagamat kinahindig sandali ni Divina, hindi niya maiwasang makaramdam ng tawa sa pagganti nito sa kanyang biyenan. Aaminin niyang siya, hindi niya kayang sagot-sagutin ito ng ganoon. Napatingin siya sa biyena niyang napatda. Tila nagkulay kamatis sa emosyong pinipigilan na magitan na ang babae. Miss, sorry. Pagod lang sa biyahe ang biyenan ko. Wala kasi kaming pahinga mula kahapon nung dumating kami. Ani Divina na kinatitig sa kanya ni Linda. Magbabayad ako kahit magkano. Siguro naman, sa liit ng bahay mo, may kailangan kang bilin. Bawing patutsada ni Aling Odette, sabay titig sa maliit na dampang tinitira ng manghihilot. Muling humingi ng paumanhin si Divina. Masakit ba? Sabihin mo ko masakit. Anang manghihilot na si Linda kay Divina habang kinakalat ang langis sa tiyan nito gamit ang mga kamay. Umiling lang ang babae. Saglit tinignan ng biyena na nanonood sa gilid ng papag
na kanyang kinahigaan. Walang masamang umamin ng tunay na nararamdaman. Anang manghihilot pa ngunit tipid na ngumiti lang ang babae at bahagyang umiling muli. Aba, tiisin mo! Hindi tayo lumipad rito para maglustay ng pera kung mag-iinerte ka lang. Tiisin mo ang mumunting kirot o sakit. Patutsada agad ng biyena ni Divina na kinapikit na lang ng babae. Natigil ang mga kamay na manghihilot. Saglit inangat at tinignan ng ginang na panay ang paypay sa muka ng malapad na abaniko. May kainitan sa loob ng bahay ng manghihilot ngunit may umiikot naman na electric pan. Ipagpatuloy mo na para makauwi na kami. Utos pa nito sa manghihilot na saglit kinataas ng kilay nito ang tonong ginamit sa kanya. Naiiling na tinuloy ng manghihilot ang ginagawa nang lumabas ang biyanan. Hindi natiis ang init at ang masamang pagkakatitig ni Linda. Pasensya ka na. Bulong ni Divina sa manghihilot na bumuntong hininga na lang. Kahit ako, mahirapan ako magbuntis. Kung makukonsumi ako sa ganyang uri ng biyanan, kung hindi lang talaga malaki magbayad ang biyanan mo. Komento nito habang pinagpapatuloy ang ginagawa. Nang matapos, binigkisa ni Linda ang parteng hinilot kay Divina. May ilang herbal na pinatuyo ang binigay sa babae. Sinabing gawing tsaa. Nag-usap pa rin ang dalawang babae nang makalabas ng muntindampa. Umihip ang hangin sa paligid na nagbigay kay Divina ng preskong pakiramdam. Tila ba tinawag ang kanyang atensyon, napatitig muli si Divina sa matandang puno ng balete. Hindi niya alam kung anong damdamin ang lumukob sa kanya habang nakatayo at pinagmamasdan ng matayog na puno. Ilang tawanan ang umagaw sa kanyang atensyon, di kalayuan. May natanaw siyang dalawang babaeng kasing edad niya o mas bata pa ata. May bitbit na mga ginapas na palay ang mga ito. Naninilaw pa ang mga uhay na nasa bawat dulo. Nilatag sa isang mahabang lamesa at tila binubukod sa maliliit na bahagi. Hindi niya maiwasang pansinin ang itsura ng dalawa. Namumula ang kanilang mga pisngi, litaw sa kabila ng kayumangging kalikatan na kulay ng kanilang mga balat. Walang sipin sa paa, hanggang hita ang sayang manipis ang tela. Manipis rin ang blusa na suot, walang suot na bra. Aninag niya ang tuktok na bahagi ng mga dibdib. Isang babae ang lumayo sa lamesa at binuhat ang isang timba. Binuhos ang laman sa paligid ng punong balete. Akala niya kung ano lang na lupa o buhangin, ngunit nang kuminang ang iba't ibang kulay gawa ng pagdaan ng sikat ng araw na pagtanto niyang mga bubog ang mga iyon. Tinatawag ka na ng biyanan mo. Uwi ka ng manghihilot na kinaigtad ni Divina. Sa labis na pagmamasid niya sa ginagawa ng dalawang babae, hindi na niya namalayang kausap niya pa pala ang manghihilot. Tila hirap na awatin ang tila ba napagkit na mga mata sa balete at sa mga babae. Saglit pumikit si Divina at kinayumos ang mga mata. Anong ginagawa nila dyan? Tanong agad ng batang ginang kay Linda. May ritual o pagdiriwang nagaganapin dyan bukas ng hating gabi. Ang pagsayaw sa bubog na kilala sa unang bansag na Tatarin. Tatarin? Ulit ng dalaga sa salitang bago sa kanyang pandinig. Tatarin o tadtarin. Pagputol, pagchap, paghiwalay. Ang kilalang ritual na tinatawag na Tatarin noon ay may tatlong araw na pagsayaw sa paligid ng matandang puno ng balete upang humingi ng malusog na sinapupunang bubunga ng supling para sa fertility. Ngunit sa hindi ko malamang dahilan, nagkaroon ng isa pang version ang Tatarin na rito rin ginaganap. 6 na taon lagi ang pagitan ng pagsayaw sa bubog at pagre-ritual. Ang pagkakaiba, naging 1 araw na lang at hindi na malusog na sinapupunan ang hinihiling sa bathala at sa mga anito. At yan nga, may bubog na lalakaran ang mga sasayaw sa paligid habang nagre-ritual ang mga babaeng iyan. Turo ni Linda sa dalawang babaeng naghahanda marahil para sa gagawing pagdiriwang.
Eddie, ang sakit niyan. Hindi maiwasang wika ni Divina. Ngumiti ng matamis si Linda. Naniniwala ka ba sa mahika? Sa hindi maipaliwanag na pangyayari ng siyensya? Tanong ng manghihilot. Hindi nakasagot si Divina. Sabi nila maraming bagay na hindi maipaliwanag sa ritual na yan. Literal na sasayaw ka sa bubog. Natural masakit agad iyon kung iisipin. Ngunit mas masasaktan ka sa nakakapanugat na salita ng mga tao pagtapos mo ng ritual. Dahil magkakaroon ka na ng mga desisyon na matagal mo nang minimithi. Ngunit wala kang lakas ng loob na gawin. May maririnig kang malalakas na hataw ng mga tambol ngunit kapag dinilat mo ang iyong mga mata, ang sunod-sunod na kawag ng iyong dibdib, ang iyong naririnig pala. Sabi pa nila lahat daw ng sumali o sumayaw sa ritual ng pagsasayaw sa bubog ay napapaliw na parang sinapian ng ibang katauhan na biglang nagbago ang asalit o gali. Kung titingnan sa literal na pananaw, nagbago nga sila. Ngunit hindi sa kanilang ikakasama bilang tao at bilang babae. Nagbago sila dahil natagpuan nila ang kanilang sarili. Naibalik ang boses upang panindigan ng ilang pa siya at ilang dinadala na problema na tuluyang malulutas na sa wakas. Diba, madalas binibintang na kabaliwan ang ilang pa siya at ilang gawi na hindi tanggap ng nakararami na hindi ukol sa nakagawi ang kultura. Halimbawa, maging tapat ang babae sa kanyang sarili, iladlad ang kanyang mga bagwis, sundin ang pangarap niya, at hindi sundin ang dinidikta ng nakararami sa kanya. Hindi mag-asawa, hindi mag-anak. Sinasabi ng karamihan, kawawa raw ang babae kapag hindi naranasan ng mga ganong bagay na hindi nagampanan ng silbi sa buhay bilang isang babae, na hindi kompleto ang babae kapag hindi niya naabot ang ganong estado. Bakit? Lahat ba ng babae pinapangarap ang ganong estado? Hindi naman lahat ng tao pare-pareho ang pananaw, di ba? Mahabang litanya ni Linda. Isa ka rin ba sa mga sumayo kaya mo nasasabi yan? Tanong ni Divina. Umiling ang manghihilot. Ang tiyahin ko, hindi ako. Ngunit pinaliwanag niya sa akin ang lahat ng kanyang naramdaman at mga pagbabagong natagpuan. Ngunit masasabi kong hindi siya nabaliw. Naging malaya siya. Ani Linda sa balete naman nakatingin. Asa na siya ngayon? Tanong ni Divina. Wala na siya rito sa Dueñas, nasa ibang lugar na siya at namumuhay na ginagawa ang bagay na gusto niya. May itatanong pa sana si Divina ngunit sumigaw patawag ang kanyang biyana na nakasakay na sa tricycle. Sandaling nagpasalamat ang babae at nagpaalam na sa manghihilot. Muli pa siyang lumingon sa malaking puno ng balete. Naroon pa rin ang pakiramdam na tila ba siya ay tinatawag nito. Pabiling-biling sa pagkakahiga si Divina. Hindi makatulog. Nakakaramdam siya ng alinsangan. Saglit niyang nilingon ang asawang naghihilik pa sa kanyang tabi. Malakas ang hangin na nanggagaling sa malaking electric pan ngunit ginigitian siya ng malalaking butil ng pawis. Sumusukong bumangon ang babae. Tuloy-tuloy na lumabas ng silid. Tumungo sa rep at kumuha ng inuming malamig. Kahit bahagyang naging hawahan sa ininom, naiinitan pa rin ang kanyang katawan. Kaya binuksan niya ang malapad na bintana, sinalubong siyang muli ng malamig na simoy ng hangin. Sakalang napangiti si Divina, ninamnam ang bawat pagdampi sa kanyang pisngi at leeg. Mula sa sulok ng kanyang mata, naaninagan niya ang paggalaw ng kung ano, kulay puti. Tinapon niya roon ang paningin. At nakita sa bukana ng kakahoyan ang isang babaeng nakasuot ng puting kamison. Nakatingin sa kanya. Tila siya tinulo sa kinatatayuan na magtama ang kanilang mga mata. Lalo pa nang umiti ito at niyayaya siyang bumaba. Saglit niyang pinakatitigan ng babae. Ang kilabot na nadama niya kanina sa pag-aakalang baka ito ay isang multo ay nawala. Dalawang kamay na ang ginagamit nito upang yayain siya na tila ba
isang kalaro na pinipilit ang kanyang kaibigan na tumungo kung saan. Namalaya na lang ni Divina na sumusunod na siya rito. Madilim ang daang kanilang tinatahak. Ngunit sa paminsan-minsan pagkakatapilok na agad naman niyang nababawi ang panimbang gawa ng ilang ugat at halamang nadaraanan, mabilis ang kanilang mga hakbang. Sandali pa, natanaw na niya ang ilang liwanag na nagmumula sa hindi mabilang na sulo na nakapaikit malapit sa matandang puno ng balete. Bahagyang nakunot ang noo ni Divina. Paano'y inagaw ng kanyang atensyon ang ilang mumunting liwanag na panikutitap sa mga sanga at ilang dahon ng naturang puno. Akala niya pailaw lang na gawa ng Christmas lights, ngunit may mga ilang bumagsak na mumunting liwanag at lumipad. Lumipad sa ilang bahagi ng puno. Sa kanya lang napagtanto na mga alitap-tapa mga iyon. Saglit na paisip ang babae. Parang kakaiba ang bigay nilang liwanag. Nakakita na siya ng alitap-tap noon sa Maynila, ngunit hindi ganito kaliwanag at hindi ganito kalaki. Mula sa itaas ng mga puno, lumipat ang mata ni Divina sa paligid. May ilang kababaihan na paparating din. Tulad niya, tila niyaya lang sapagkat nakapustura pa ang ilan. Natila ba galing sa isang okasyon, trabaho, dahil may nakita siyang nakapang-opisina pa. Meron ngang naka-uniforme na pang-eskwelahan. May nakita rin siyang kakaiba ang kasuotan, parang katutubo. Batay sa pabahag na suot sa bewang at tila ba patsub na pangtaas. Napapalumutian ng hindi niya mabilang na beads o borloloy ng isang tribo. Lahat ng nakikita niyang mga babae, hindi magkakaedad dahil may napansin siyang parang lagpas na ata sa 40 ang muka. Lahat nakaguhit sa muka ang pagkamangha, pagtitaka at pagkapantastiko. At katulad niya, nililibot rin ang mata sa paligid. Naputol ang pag-obserba ng kanyang mga mata nang mahinang tinapik ng babaeng yumaya sa kanya ang kanyang balikat. Iniaabot nito ang puti at manipis na kamison katulad ng suot nito. Saglit niyang pinasadahan ang tingin ng postura ng babae. Hindi na niya kailangan pakatitigan upang masipat ng malinaw. Halos hubad ito sa suot na kamison. Tanging ang pang-ibabang saplot lang ang suot nito sa loob. Wala sa sariling inabot niya ang damit. Ang sarili naman niya ang natitigan saglit. Malaking t-shirt at shorts ang kanyang pinatutulog minsan. Nasuot naman niya ngayon. Napansin niya na hindi niya pala naisipang magsapin sa paa. Tuluyang nahipnotismo ata siya ng babae kanina. Suotin mo yan, maya-maya magsisimula na tayo. Anito pa na akmang aalis, ngunit saglit niyang pinigilan. Mawalang galang na po, pero ano to? Para saan? Bakit? Tsaka bakit mo ko sinali? Ano ba yung sinasamba niyo? Bakit mo ko niyaya? Anong ginawa mo sa akin? Bakit mo ko nadala rito? Sunod-sunod na tanong ni Divina sa napangiti lang nakausap. Halos alam mo na, di ba? Pinaliwanag na sa iyo ni Linda. Anito bago tinuro ang isang direksyon. Napanganga na lang si Divina nang tignan ang tinuturo nito sa isang bahagi ng pasirkolong kinalalagyan niya. Naroon ang manghihilot, nakaupo sa tebe ng malaking siga o bonfire na binubuo ng matatabang kahoy na magkakasugpong pataas. Patriyanggulo ang hugis dahil pinaghalik-halik ang bawat dulo ng pinatayong mga kahoy na siyang nagbibigay ng mas maliwanag na ilaw sa paligid. Tila ito may hinihintay na mangyari o baka nakikipanood sa gagawing ritual. Kalikasan ang isa sa hahandugan natin ng pagsayaw sa bubog. Ilang mabubuting anito na siyang gumagabay at gumabay sa mga babaylan noon at ngayon. Ngunit ang pinakadahilan ng pagsayaw, ang pagpapalaya sa iyong sarili, pagtanggal ng inhibisyon, pagtanggap muli ng kapangyarihan na kinuha sa mga babae nang dumating ang mga mananakop. Patuloy pa nito na kinamaang ni Divina. Kapangyarihan.
tanging nasabi ni Divina. Ang ating karapatan, ang ating boses, at kung gaano tayo nangingibabaw sa lipunan dati. Iba na ang pamumuhay ngayon, oo. Ngunit, hirap na hirap pa rin tayong ibalik ang sarili natin sa pedestal kapantay ng lalaki. Laging mayroon sa ating landas na pilit pa rin tayong tinutulak pababa. Lahat ng nakikita mong babae na makikiisa sa pagsayaw sa bubog ngayon ay tulad mo rin na kailangang ibalik ang nawala sa'yo. Ang kapangyarihan mo bilang babae, bilang kapantay ng lalaki sa lahat ng aspeto. Lahat kayo rito na dinala, may kanya-kanyang kulungan na kinabibilangan. Ngayong gabi, papakawalan nyo na ang inyong mga sarili upang tuluyang maging malaya. Mahaba nitong paliwanag na kinayakap ni Divina sa sarili, tila kasi nanunuot ang lamig sa kanyang katawan, sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Baka hinahanap na ako sa amin? Ani Divina, tila kasi may damdaming nais kumawala sa kanya. Napalingon siya sa kadilimang pinanggalingan, ngunit hindi niya magawang humakbang palayo. Natuluyan lumisan. Malaya kang umalis kung nais mo. Hindi ka pinipilit. Paumanhin sa pagdala ko sa'yo rito. Pakiwari ko kasi kailangan mong makiisa sa amin. May tipid ng ngiting wika ng babae bago iniwan siya at may kinausap na isa pang babaeng nakakamisong puti na ang suot. Muling napalingon si Divina sa kadiliman kung saan siya galing bago muling binalik ang paningin sa puno ng balete. Ano bang mawawala sa akin? Naibulong ni Divina sa sarili. Wala. Matagal na siyang hungkag sa mga katuwiran para sa sarili. Sumusunod na lang siya sa agos. Kung ano ang idikta. Kung anong ipagawa ng asawa ng biyanan ng kanyang tatay, ng kanyang mga kuya. Kasi nga, tila namatay na rin siya nang pumanaw ang kanyang ina. Hindi siya makawala sa pagluluksa, sa paninisa sa sarili, at sa pananaw ng asawa at ng ama, pati ng mga kapatid niyang, ang babae, ay tila sa laming babasagin. Kapag nalamatan, wala ng silbi. Hindi na buo. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawala ni Divina bago niladlad ang kamisong puti. Napalinga siya sa ilang babaeng hinubad ang pantribo nitong kasuotan. Tila ba walang pake kung makitaan o kung sino mang nakamata. Sabagay, babae naman sila lahat dito. Nakita niya rin na sumunod ang iba at dahil hindi niya na mabilang kung ilan ang naguhubad, sumunod na rin si Divina. Tanging panty na lang ang iniwan niya sa katawan bago sinuot ang kamisong manipis. Hindi na inaksaya ng babaeng damputin o ilagay sa isang tabi ang nahubad na damit. Maging ang pagkakapanali ng kanyang buhok ay tinanggal niya rin. Gayon din ang ginawa ng ilang babaeng naghubad kanina. Tila ba lahat nais pakawalan ngayon? Kusang humakbang ang kanyang mga paa patungo sa malaking puno ng balete. Tila alam kung saan hihinto ang mga paang walang sapin. Humarap silang lahat sa puno, magkakatabi, paikot sa balete. Paminsan-minsan, napapatingin si Divina sa mga kasama niya at sila rin sa kanya. Ngunit tila walang salitang nais manula sa mga labi. Bakas ang pagtataka, pagkapantastiko at pagkasabik sa kanilang mga muka. Tila ba may kung anong galak na nais bumukal sa kanilang mga dibdib. Napahawak si Divina sa pusong kumakabog. Hindi na takot at pag-aalala. Tila may kasiyahang unti-unti ay umaalipin sa kanya. Isa-isa silang binigyan ng mga uhay na nakadikit pa sa damong katawan nito. Nakabuhol sa makapal na abaka. Tigda 2 pares. Napahawak roon ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Sinabi ng isang babaeng tinig na humakbang na sa bubog na kanilang sabay-sabay na sinunod. Napalunok si Divina nang ilapat ang mga talampakan sa bubog. Ramdam niya ang pagbaon, ang paghiwa sa laman, ang mumunting kirot sa talampakan, ang ngilo. Hindi niya matagpuan ang sariling umiwas o tanggalin ang mga talampakan sa bubog. Pinikit na lang niya ang mga mata.
Napakuyom ang kanyang mga kamao. Halos malamukos ang hawak sa bawat kamay na damong kinaririkitan ng gininto ang uhay ng mga palay. Mariing pinikit niya ang mga mata. Narinig niya ang boses na naman ng babaeng sa una lang daw talaga iyon masakit. Pakiramdaman lang daw, namnamin ang lahat. Tulad ng lagi nilang ginagawa pag hinaharap ang kanilang mga problema, ang kanilang mga dinadalang galit, kahihiyan at pagdurusa. At totoo nga, himalang nawala ang sakit. Nang alalahanin niya lahat ng pang-iinsulto ni Rodley ng kanyang biyanan sa mga paratang ng kanyang mga kuya, sa mga masasakit na salita na pagbubuhat pa ng kamay ng kanyang ama sa kanya, lahat ng sakit na nararamdaman niya sa talampakan ay himalang naglaho. Naigtad pa ang babae nang marinig ang unang hampas ng tambol. Ngali-ngali siyang dumilat ngunit alam niya sa sariling wala namang ganoong instrumento sa paligid. Bukod sa sinabi ni Linda sa kanya noong una pa lang, nasuyod na niya ng tingin ang paligid. Walang tambol, tanging bonfire na pambihira ang laki, at mga sulo na inikutan ang balete upang mabigyan sila ng liwanag. Kabugba ng puso niya iyon, tanong niya sa sarili sapagkat tila ba nabibingi siya sa lakas. Tigtatatlong hampas sa tambol ang kanyang narinig. Tila magkakapares, mabibilis ang hataw sa unang malalakas na bagsak. Tapos ay susundan ng tatlong mababagal na bagsak ulit, paulit-ulit. Mariing pinikit niya ang mga mata. Tila may damdaming umaalipin sa kanya. Unti-unti, pinapakalma ang kanyang pakiramdam. May init na sumasakop sa kanyang puso. Bawat himay-may ng kanyang laman, tinutupok ng kakaibang init. Hindi nakakapaso, ngunit sapat upang gisingin ang buo niyang kamalayan. Hindi pa niya naranasan ang ganitong pakiramdam kahit kailan. Parang may kung anong muling nakikiisa sa kanyang kamalayan. Isang damdaming sumasapi. Isang pamilyar na damdamin na tila ba nawala at nanahimik ng napakatagal na panahon. Isuko mo ang lahat. Ialay mo ang lahat, Tibina. Anang boses sa kanyang tenga. Ang babaeng kanina pa nagsasalita at sumundo sa kanya. Hindi niya dinilat ang mga mata upang hanapin o tignan pa ang babae. Salip, napangiti siyang tumango. Wala nang alinlangan ang kanyang sarili nang ihakbang niya ang mga paa. Kusang sumunod sa mga bagsak ng tambol ang kanyang katawan. Sa una ay tatlong mabibilis na hakbang, palakad. Susundan ng tatlong hakbang na dahan-dahan. Maya-maya ay nakataas na pala ang kanyang mga braso, sumasabay sa bawat hakbang ng bawat talampakan. Kung titignan, tila may hinahampas pataas ang mga uhay na kanyang hawak, gawa ng pag-angat ng mga braso at mga kamay. Hanggang sumabay na ang balakang, umiimbay sa bawat pag-usad. Hanggang sumasabay na rin sa bawat pag-indak lahat ng parte ng kanyang katawan. Tumitingala na ang muka, yuyuko at aangat sa bawat hakbang at bawat paghapas ng gintong mga uhay. Hindi na namalaya ni Dibinang tila lumapad ang kanyang nilalakaran. Hindi na naisip kung bakit gano'n man kalaki ang kanyang hakbang, tila hindi niya nababangga o naaabutan ang ilang kasabay sa pagsasayaw sa ritual. Wala. Wala nang laging laman ang kanyang kamalayan sa sandaling iyon kundi ibigay ang nais ng katawan, ang sumabay sa bawat bagsak ng tambol. Ang igiya ang sarili sa sensual na damdaming umaalipin sa kanya. Ang isuko ang lahat ng kanyang inhibisyon. Maya-maya pa, ang tatlong mabibilis na bagsak ng tambol ay nagsunod-sunod, nawala ang mababagal na paghataw. Lalong bumilis ang bagsak at tila ba hindi lang isa ang kanyang naririnig. May kasabay pang ilang hampas ngunit iisang bagsak at sabay-sabay. Sumunod ang kanyang katawan. Tinodo niya ang lahat ng lakas. Tila ba malapit nang abutin ang kung anong minimithe sa dako paroon. Nang isang bagsak ang huling ginawa ng instrumento ay napasinghap si Dibina. May hanging maalinsangan na humalik sa kanyang pisngi.
Damay ang pawisang katawan. Biglang nanahimik ang paligid. Dinilat niya ang mga matang hindi niya akalaing nakapikit sa buong sandaling dumaan. Humihingal na naisandal niya ang pawisang katawan sa katawan ng balete. Ginala ang naguulap na mga paningin nang muli siyang suminghap at tuluyang umagos ang luhang hindi mapatid sa bawat niyang pisngi. Halos paupos na ang malaking sigang gawa sa pinagsugpong-sugpong na katawan ng kahoy kanina. Bakit ba sa pakiwari niya ilang oras na ang dumaan? Samantalang parang minuto lang ang kanyang ginawang pagsayaw sa bubog. Hawak pa rin ang mga uhay na pasapo siya sa dibdib na malalakas pa rin ang kabog. Isang mahinang tawa ang kanyang pinakawalan. Saglit siyang natigilan na mapagtantong tumawa siya. Ngunit bago pa mag-isip ng kung ano ay nakarinig siya ng mas malalakas na pagtawa ng ilang mga babaeng naroon at halos kadikit braso at katawan lang niya pala. Mga nakasandal din ang katawan sa balete. Tila ba mga baliw na nagtawanan ng lahat? Hindi na malaya ni Divina na sumasabay na rin siya. Umiiyak sila at tumatawa. O marahil, luha ng kagalakan niyon, na puno ng matutunog na halakakan ng paligid. Totoo nga marahil, nabaliw sila saglit. Nang ibaba ni Divina ang mga mata sa talampakan na may konting kirot siyang nararamdaman, napansin niyang ang mga bubog ay nawala, napalitan ng durog na abong itim na sa uling na pinitpit ng paulit-ulit lamang manggagaling. Kung maaaring mapunit ang labi sa maluwag na pagkakangiti ni Divina habang papalapit si Linda, malamang ay nangyari nga. Kaya pala naroon ang babaeng manghihilot, isa ito sa mga naglangkas ng kanilang mga paa. Pinaupo sila sa isang mahabang bangko at isa-isang dinaw-daw sa plangganita ang bawat paa na matapos malanggas at mahugasan ng mainit-init pantubig na kinabababaran ng dahong bayabas ay maingat na binabalot sa pranelang kulay puti. Tapos ay may malambot na alpombrang sinusuot sa kanilang mga paa. Limang hilera ng tiga-anim na babaeng pawisan at nakaupo. May dalawang babaeng umaasikaso sa bawat hilera. Pawang maririlag na mga babae. Ang isa may tapayang hawak na pinaglalagyan ng maligamgam na tubig at bayabas na panglanggas. Ang isa may plangganita at tapayang siyang pinagsasalina ng konting tubig na pinaglanggasan naman. Huhugasan ang paa ng isang nakaupo. Maingat na papasadahan ng mga dahong bayabas na napakalambot na. Tapos, hanggat basa, tatalian ng pranelang pahaba at nakarolyo. Tila ba bandage tape dahil kusang dumidikit sa balat kapag binabalot na ang sugatang talampakan. Nilingan ni Divina ang limang hilera ng mahabang upo ang kawayan na kinauupuan ng mga katulad niyang sumayaw sa bubog. Kapwa sila nagtitinginan paminsan-minsan, nagpapalitan ng tango at ngiti. Ngunit marahil sa nag-uumapaw na galak at hindi maipaliwanag na hapong nararamdaman, ay tila nakontento na lang silang hindi makipag-usap sa isa't isa. O marahil, bukod sa bubog na naging pulbos na uling, sa mga tunog ng tambol na wala naman talaga sa paligid, ngunit siyang umingganyo sa kanilang magsayaw, ay mahika rin ang umaalipin sa kanilang mga dila upang pigilang magsalita. Ramdam ni Divina ang mga mumunting kirot sa talampakan ng siya ay tumayo, ngunit hindi naging hadlang iyon upang maglakad. Napangiti siyang sinundan ang babaeng siyang sumundo sa kanya nang magsabi itong iyahatid naman siya. Saglit niyang nilinga ang mga babaeng may kanya-kanya na ring direksyong tinutungo bago pinagpatuloy ang paghakbang palayo. May ilang umi-escorte rin sa kanila. Tila bukod sa walong mga babaeng naglinis ng kanilang mga sugat, nadagdagan pa ang mga babae sapagkat may kanya-kanya ring umi-escorte sa mga babaeng niyaya upang sumayaw sa ritual. Isang muling realisasyon na hindi na ni Divina kinataka pa. Saan ka galing? Ani Rodley nang pumasok siya sa kwarto.
Hindi siya umimik. Tuloy-tuloy na nahiga sa tabi ng asawa. Binaba nito ang teleponong hawak bago hinarap siya. Tinatanong kita saan ka galing? Anito pa ngunit tinignan lang ni Divina ang lalaki. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin ngunit wala sa loob siyang magpaliwanag. Ang nais lang niya ipahinga ang katawan habang binubuo sa isip ang mga gagawin niya kinabukasan. Ilang oras mula ngayon, nang masilip niya ang orasan na nasa kisame, mag-aalas 4 na ng madaling araw. Hinatak niya ang kumot at tinakip sa katawan, akmang pipikit na ngunit marahas siyang hinatak palapit ng asawa. Sinapo ang kanyang panga sa kauna-unahang pagkakataon mula nang ibahay siya ni Rodley. Hindi siya nakaramdam ng pagkatalo at takot. Sa halip ay muling umusbong ang nakalimutang pakiramdam ng pagre-rebelde. Sinalubong niya ang nagtatakang mata ng asawa. Hindi na siya nagulat nang sakupin ito ang kanyang bibig. Marahas na humalik. Isang pakiramdam na kahit kailan wala siyang naramdaman tamis. Walang kabog ng dibdib. Pagpapaubaya lang dahil asawa niya ito. Alam niya minsan, naramdaman niyang madala sa halik. Sa bawat pagsakop ng labi, sa bawat pagtudyo ng dila ngunit hindi galing kay Rodley. Sa dalawang una niyang naging nobyo, natatandaan niya ng malinaw. Alam niya kung bakit. Dahil ginusto niya yon, dahil may naramdaman siyang mali siya, dahil may kasabikan at may damdaming pumapaloob sa bawat paghagod ng dila, sa bawat pagsimsim. Kay Rodley, wala. At ilang taon na rin pala siyang nagtsatsaga sa ganito. Hindi na. Hindi na muli. Nang hinawakan siya sa bewang na lalaki at kinumbabawan sa baylilis ng suot niyang bestida sa katawan, ay hinayaan niya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Kung may kiliting gumagapang ba sa bawat hagod sa mararahas na pagpisil. Wala. Ganito lagi. Walang libog. Walang kabog sa dibdib. At bilang lang sa isang palad niya kung kailan niya lang talaga ginusto, kung kailan lang niya narating ang rurok. Lahat ng pagniniig na nangyari sa kanila ni Rodley sa loob ng 3 taon mahigit, puro panggagamit lang. Paano niya iyon hinayaang mangyari sa sarili? Napaigik si Divina nang marahas na pag-isahin ni Rodley ang kanilang mga kasalanan. Bakit may mga lalaking hindi marunong o hindi matututo sa kama kahit may mga asawa na? Bakit ang gusto nila lagi makaraos? Bakit may ilang tulad ni Rodley na hindi nagtatanong kung gusto ba niya ang ginagawa? Kung nadatarang ba siya? Kung iisa ang kanilang damdamin? Ito na ang huli. Ani Divina sa sarili. Ayaw na niyang pakisamahan pa ang lalaking ito. Hindi para gamitin lang, ituring na babae lang. Hindi malaman ni Divina kung saan siya nakakuha ng lakas upang kabigin si Rodley palapit. Tapos ay siya naman ang umibabaw nang hindi naghihiwalay ang kanilang mga kasalanan. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Rodley nang tuluyang mapatihaya at makita sa ibabaw niya ang asawa. Hindi pa yon nangyayari kahit kailan. Hindi pa ito kahit kailan nagpakita ng interes tuwing inaangkin siya. Nakasugpong pa rin ang bawat nilang kasalanan nang umarko ang katawan nito. Napanganga si Rodley. Sinilaban ng isang ngisi ang pinakawala ng babae. Dalawang kamay na kinuha ang bawat laylayan ng suot na bestida at hinubad. Napalunok sa kabuuan ng katawan nitong nasa tamang hugis ang bawat parte. Bagamat napatitig saglit sa mga paa niyang may benda, hindi nito tinanong iyon. Lumagpas lang ang mata nito at muling pinakatitigan siya sa dibdib at sa puson na umaarko ng sensual. Ilang beses namang nakita na iyon ang lalaki, tila ito ang kauna-unahang pagkakataon na mamamalas niya ang kabuuan ng asawa. Humawak ang mga kamay ni Rodley sa bawat hita ni Divina ngunit bahagyang nangunot ang noon ng babae. Na tila ba may hindi ito nagustuhan sa paraan niya ng pagpisil.
lalo nang dinakma nito ang isang dibdib ni Divina at marahas na nilamas. Bahagyang dumukwang si Divina, may inabot sa side table. Dalawang piraso ng scrunchie na panali sa buhok. Hinuli ang bawat niyang kamay. Pinaloob sa panali sa buhok. Pinaikot ang isa niyang kamay upang gumawa ng pagkakapilipit sa gitnang bahagi. Dahilan upang sumikip ang bawat pagkakatali sa bawat niyang pulso. Bahagyang namula ng balat. Saka lang tinigilan ni Divina ang pag-ikot ng isang kamay nito. Hinawakan ang gitnang palipit na mahigpit bago iginiya pataas sa uluhan ni Rodley. Sakalang naintindihan ng lalaki ang nangyayari. Akmang magsasalita ngunit muling umarko ng sensualang katawan ni Divina. Pahagod. Bahagyang dinidiin tuwing bababa. Ramdam ni Rodley ang bawat sagad na pagdidiin. Halo ang pagtataka at pagliliyab na nadarama ng lalaki. Saan ito natutunan ng asawa? Saan ito kumukuha ng lakas upang pigilan ang mga kamay niyang humulagpos sa taling panali lang sa buhok? Natuon ang kanyang mga mata sa humahagod na isang bahagi ng dibdib nito sa kanyang dibdib. Tuwing umaarko ang katawan nito, nagiiwan ng kaliti iyon sa kanyang nagliliyab na balat. Sunod-sunod na lunok ang ginawa ng lalaki nang makita ang isang malaya nitong kamay na hinaplos ang kabila ng dibdib nitong hindi sumasayad sa kanya. Marahan, ang bawat pagmamasahe, bawat deliring humahagod sa rurok ng dibdib ay nakakabato-balani. Tila ba pinapakita sa kanya kung paano? Tila ba hindi pa sapat iyon sa unang beses nitong paghuhubad ng inhibisyon, sinunda ni Rodley ang pilyang mga kamay na dumaustos pababa sa tiyan, patungo sa bewang. Saglit humaplos sa hita nito bago umakyat pataas, tumungo sa puson. Hinabol niya ng tingin nang may sariling isip na sumingit ang gitnang daliri at palasingsingan nito sa gitna ng kanilang magkadikit na balat. Ramdam niya ang bawat hagod ng dalawang daliring na basa. Nilalaro ang maliit na laman ng sarili nitong kaangkinan. Hindi niya malaman na kaya pala itong gawin ng babae. Nasira ang inosenteng larawan ni Divina sa gunita ni Rodley. Kahit dalang-dala siya sa pagsasanib nila, tila ba hindi na ito ang Divina na kilala niya, na nakasama niya ng 3 taon. Tila ba bumalik ang isang parte nitong minsan ay nakilala niya. Dumilat ang nakasarang talukap ni Divina, tuwid siyang minasdan. At nang sandaling iyon, tuluyan na niyang nasilayan ang dalagang nawala mula ng sapilitan niyang inari at tinanggalan ng karapatan at boses. May pang-uuyam na tinitigan siya nito bago bahagyang napakagat sa labi. Naramdaman niyang may bumukal na mainit sa pagitan nilang dalawa. Isang pag-arko pa ng may kapangahasan at sagad na pagdidiin bago tumigil ang humihingal na si Divina. Tinanggal ang pagkakahawak sa nakatali niyang mga palad. Inangat ang sarili sa pagkakasugpong ng kanilang mga kasalanan. Kita niya ang pag-agos ng malapot na likido sa hita nito nang tuluyang humiwalay sa kanya. Inabot ang bestidang hinubad, sinuot at tuloy-tuloy sa pinto pagkaabot ng tuwalyang nakahangir sa isang rock. Teka, paano ako? Hindi pa ako tapos. Ani Rodley. Saglit lumingan si Divina bago hinawakan ang seradura ng pinto. Anong pakiramdam? Ganyang-ganyan din kasi ko tuwing nagniniig tayo. Kung hindi ako nasasaktan, bitin ako lagi. Kasi, hindi ka marunong. Naisara na ni Divina ang pinto, hindi pa rin mahamig ni Rodley ang sarili. At ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Halos lumuwa ang mata ni Aling Odette habang pinagmamasdan si Divina na nakabihis na at bitbit ang isang may kalaparang bag, mga gamit niya.
Hindi pa po ba halata, uuwi na ho ako sa Maynila. Anito na kinapatda ng biyanan. Si Rodley, nakamata lang. Hindi pa rin mapagtanto kung anong sumanib sa asawa dahil nag-iba lahat ng gawin nito, maging ang paraan ng pagsasalita. At sinong nagsabi? Hindi pa tapos ang sesyon nyo ng manghihilot. Bagamat nabigla sa pambabara ni Debina, nahamig agad ang matanda ang sarili. Kumuha ng maiinom na mineral si Debina sa rep. Saglit lumagok ng ilang ulit bago tinakpan at nilapag sa mesa. Napag-isip-isip ko ho, hindi pa ho pala ako handang magbuntis. Hihiwalayan ko na ho ang anak nyo pag uwi ko sa Maynila. Walang gatol na wika ng babae bago tuloy-tuloy na lumabas ng pinto. Nilinga ni Aling Odette ang anak na sa pinto rin nakatingin. Panay na ang tunog ng cell nito. Hindi pa rin kumikilos ang lalaki sa pagkakapatda. Kinuha ni Aling Odette ang sariling telepono. May tinawagan. Ang tatay ni Debina. $20,000 ang kaya, ma'am. Anang babae sa pawn shop habang sinusuri sa timbangan ang wedding ring ni Debina. Sige, kukunin ko. Sagot niya, ninakangiti. Agad nagsulat ang babae sa resibo. Wala sa sariling nahaplos ni Debina ang palasinsingan na pinagmula ng sinanlang alahas. Tila baga gumaan ang kamay niya nang mawala ang makapal na wedding ring roon. Ilang sandali pa siyang naghintay nang binigay sa kanya ang perang pinagsanlaan ng gintong singsing. Niyakap ni Debina ang kasambahay nang dumating siya. Nagulat pa ito nang ikwento ng babae ang lahat habang nag-eempake. Sinabi nito ang mga plano. Hihiwalayan na niya ang asawa. Mag-uumpisa na ulit. Sa lahat ng sinabi at hinayag ni Debina, nakaramdam ng kasiyahan ng kasambahay para sa babae. Sa wakas, nakita na nito ang kanyang halaga. Ilang katok ang naulingan nila Debina. Binuksan ito ng kasambahay. Ang kulay kamatis na mukha ng tatay ng babae ang nasilayan ni Osang. Hinanap ang anak na lumabas agad ng kwarto mula sa pag-iimpake. Anong masamang hangin ang umihip sa'yo at hihiwalay mo na raw ang asawa mo? Umpisa agad ng ama ni Debina. Nakaupo na sa sopa ang malalaking bulas na kapatid ng huli. Lahat salubong ang mga kilay. Sinasaktan ka ba? Ginugutom ka ba? Hindi ba binibigay ang mga pangangailangan mo? Anang ama ni Debina. Umupo ang dalaga sa sopa. Sinabing maupo ang ama at pag-usapan nila ng maayos. Hindi nito kailangang sumigaw. Hindi nito kailangang magtaas ng boses. Hindi sumunod ang ama ni Debina. Muling dumagong-dong ang boses nito sa kabahayan at inulit ang mga tanong. Sinagot ni Debina na hindi. Oh, hindi naman pala kamo. Hindi kami namaltrato. Bakit ka mag-aal sa balutan? May lalaki ka? Wika naman ng isa niyang kapatid na kiniiling ng sunod-sunod ni Debina. Sinabi niyang hindi na niya nais makasama ang asawa. Gusto niyang magsimula ulit. Naiintindihan mong wala nang seseryoso sa'yo dahil hiwalay ka na. Sabi naman ng isa pa niyang kuya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Debina bago sumagot. Problema ko na yon, kuya. Natuon ang mata ni Debina sa kamaong kumuyom ng ama. Alam niyang iigkas ito pag muling nagsalita ang kanyang bibig. Ang tatlong kuya niya ay ganun din. Akala ata ng mga ito lahat na dadaan sa sakit ng katawan. Marahil sa kanya oo, ngunit noon yun. Hindi na siya nagulat nang muling may kumatok sa pinto. Ang biyena niya at si Rodley. Naipikit ni Debina ang mga mata saglit. Maigi na rin ang ganito. Magkaharap-harap na silang lahat. Hayan pala, siya, ipaliwanag mo sa tatay mo at kapatid mo ang kagagahan na naiisip mo ngayon. Panimula ni Aling Odette. Nag-away ba kayo? Tanong ng isang kuya ni Debina. Lumapit si Rodley sa kanya. Na-pressure ka lang siguro. Kahit hindi ka muna magbuntis ngayon taon, okay lang. Huwag kang mag-resort sa pag-alis at pakikipaghiwalay sa akin. Hindi mo kasalanan na ayaw makisama ng katawan mo. Ani Rodley na kinatingin naman ni Debina sa kanya. Iiwan na kita. Puunan pa siya ko.
Sagot ni Divina, ngunit bago pa may sabihin si Rodley, ay bumiling ang kanyang muka sa isang matunog na sampal na ginawa ng ama. Pinaalala ang pagkamatay ng kanyang ina dahil rin sa kakirihan niya raw dahil sa pagiging matigas ng kanyang ulo. Sinugundahan pa ng kanyang mga kapatid, sumabay pa ang biyanan. Lumapit sa kanya si Rodley at akmang yayakapin siya tulad ng dati upang ilayo sa amang nagdidilimang anyo at nais na naman siyang saktan. Ngunit pinalis ni Divina ang mga kamay ng asawa. Lumayo rito. Matilim na mata ang pinukol kay Rodley. Kung tutuusin, kasalanan mo lahat to. Sinisigaw ko sa kanila na wala naman talaga nangyari sa atin. Pinilit mo ang lahat. Ginamit mo ang sitwasyon para makuha ako. Hindi mo nga ako pinagbuhatan ng kamay kahit kailan. Ngunit binilanggo mo naman ako, tinanggalan mo ako ng karapatan bilang babae. Buo na ang pasya ko. Iiwan na kita. Midiin na pagkakasabi ni Divina. Hindi ka aalis. Hindi mo iiwan ang asawa mo. Madiin na wika ng ama ni Divina habang dinuduro siya sa mukha. Tinuon ni Divina ang nilalabong mga mata sa ama. Kung sinisisi niyo ho ako sa pagkamatay ni inay, ganun din ho ako. Pero magsisisi ako na wala na sa poder ni Rodley. Saktan niyo na ako. Lahat kayo. Pero aalis ako rito. Hindi niyo ako mapipigilan. Kahit mamatay ako ngayon upang makaalis rito na naising ko pa yun, makalaya lang ako sa inyong lahat. Anang babae na tumalikod at akmang tutuloy sa silid ngunit hinaklit siya ni Rodley sa braso. Isang sampal ang kanyang pinakawalan sa mukha ng lalaki na agad nitong kinapatda. Tutungayaw sana ang biyena ni Divina ngunit mabilis na nahagip ng babae ang isang base na nakapatong sa isang sulok at binagsak sa sahig. Hindi niyo na ho ako may insulto muli. Huling panlilibak niyo na ito sa akin. Lalo na ho kayo at ang magaling niyong anak. Ganting duro ng babae sa napangangang biyanan. Isang maliit na kwarto ang inupahan ni Divina, sakto para sa kanya. Nakahanap naman siya ng trabaho pansamantala, ngunit nanggugulo pa rin ang kanyang kuya at maging si Rodley. Hindi pa rin siya tinatantanan kahit maayos na niyang naitatag ang sarili. Hinuhuli ata kung totoong may lalaki siya at paminsan nakikita niya na nasa labas ng pabrikang kanyang pinapasukan. Isang gabi, habang naghahapunan, isang ad sa dyaryo ang nakita ni Divina. Ilang posisyon na qualified siya kung mag-a-apply. Housekeeping, farmer, o domestic helper. Ngunit lahat sa ibang bansa ang lugar. Napakagat siya ng labi. Bakit hindi? Ngunit naalala niyang wala pa pala siyang ipong malaki. Alam niya, maglalabas pa rin ng pera kahit paano kung mag-aasikaso ng papeles. Tumungo siya sa kanyang silid na punong-puno ng mga sketch ng makukulay niyang likha mula nang siya ay lumipat sa kwartong iyon. Maging ang hilig niya sa pagguhit ay muling bumalik. Binuksan ng isang drawer, naghalungkat ng ilang gagamitin sa pagkuha ng passport. Yun ang una niya munang gagawin. Ngunit nang buksan ng isang envelope na naglalaman ng ilang papel tungkol sa kanya at nilabas sa mga iyon, ilang uhay at damo ng palay na kaingin ang nalaglag sa kanyang kandungan. Naalala niya palang inuwi niya ang mga ito bago tuluyang umalis sa lugar na iyon. Maging ang suot niyang kamison, alaala kumbaga. Saglit siyang napakunot ng noo nang matitigan ng ilang gininto ang butil ng palay. Tila kumikislap na malaginto ang pagkakakulay. Nagtatakang pumita si Divina ng isa. Nang madiinan ng daliri, matigas iyon at talatang hindi na butil ng bigas. Saglit na pamulagat nang mapagtantong ang mga palay ay mumunting piraso pala ng ginto. Napangiti si Divina. Tuluyan na siyang magiging malaya.